What's up? Kamusta mga bok? This is Boktime. At welcome back para sa panibagong video. Ang pahayag ni Shawn Porter. Pag-usapan natin yan mga bok. Pero bago ang lahat mga bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga bok? Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Shawn Porter patungkol kay Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. Ayon sa former two-time welterweight world champion na si Porter, ay naka-sparring na niya si Pacman sa isang sparring session at nakalaban naman niya si Spence sa isang totoong laban, kaya naman alam niya daw ang kalidad ng dalawang boksingero. Parehas daw mabilis at malakas sumuntok ang dalawa, sumasabak sa laban na may baong magandang game plan, kaya naman sinabi ni Porter ay kung sino daw ang unang makakatama ng solid left punch, ayon daw ang magwawagi sa laban. Malakas na boksingero daw si Errol Spence, bukod sa malaki ito kay Pacman ay mas malakas din daw ang pangangatawan at suntok nito, pero yun nga lang ay nangangailangan daw si Spence ng mga ilang rounds para makapag-adjust sa laban. Habang ang masasabi naman daw ni Porter kay Pacman ay speed makes power, dahil kahit daw ay nasa edad 42 na ito ay nagtataglay pa din ito ng mabilis na suntok, dahilan para maging malakas ang impact ng suntok ng ating pambansang kamao. Hindi din masyadong nangangailangan ng adjustments si Pacman, dahil sa umpisa pa lang daw ng round 1 ay talagang mainit na talaga ito. Kaya naman kung sino daw ang unang makakapag-implement ng kani-kanilang game plan at makakapag-landing sa panga ng malakas na suntok, ay doon na daw makikita ang resulta ng laban. Ayon pa kay Porter, ay mahirap daw mabasa ang galaw ni Pacman dahil kakaiba daw ang galaw at ritmo ng fighting style ni pambansang kamao. Mabilis daw kasi ang suntok nito at dahil nga mahaba na ang experience ni Pacman sa boxing ay kayang-kaya ka daw pasukin ito sa isang iglap lamang. Katulad daw ng laban ni Pacman kay Thurman, kung saan sa unang round pa lamang ay pinakita na ni Pacman ang bilis na suntok at galaw niya kay Thurman. Pinatumba ni Pacman si Thurman dito sa first round, ito ay dahil naging mabilis daw ang reaction time ni Pacman nang makita niya na umatras at ibinaba ni Thurman ang kanyang depensa upang mag-relax dahil papatapos na ang round 1. Kaya kailangan daw makapag-adjust agad si Spence sa early rounds ng laban, o mas maganda dapat sa pagpasok pa lamang daw ng round 2 ay nakapag-adjust na agad ito. Dahil kung hindi ay sigurado daw na mauunang makatama ng solid na suntok si pambansang kamao, dahil pupwersahin siya ni Pacman sa pamamagitan ng maraming kombinasyon sa iba't ibang anggulo. Pero kung sakaling hindi naman daw maging mainit si Pacman sa early rounds at kung hihintayin pa ni Pacman na makapag-adjust si Spence at maisagawa nito ang kanyang game plan, ay siguradong si Spence daw ang magwawagi sa laban nila. Kapag nakapag-adjust na daw kasi si Spence sa kalaban niya, ay siguradong kabisado na niya ang bawat galaw at fighting style ng kalaban. Makokontrol na daw ni Errol Spence ang laro dahil gagamitin nito ang kanyang mahahabang galamay sa pamamagitan ng jabs upang mapanatili niya ang distansya niya sa kalaban. Subalit ang pagiging mainit sa early rounds ng laban ay nasa nature na daw ng Filipino superstar Manny Pacquiao, kaya naman malabo daw na mangyari na hindi magpaulan ng suntok ito sa early rounds ng laban. Pero gayunpaman mga bok, ay hindi alam ni Shawn Porter kung sino ang mananalo sa dalawa, pero isa lang daw ang masisigurado niya na ito ay magiging isang magandang laban. Nakaka-thrill daw kasi ang ideyang may isang 42 years old pa na Pacman ang gustong kumalaban sa isang batang undefeated champion na katulad na lamang ni Errol Spence Jr. Idagdag pa daw ang isang undefeated champion na handang lumaban ng walang pag-aalinlangan sa isang legendary 8th division world champion Manny Pacquiao. Mga balita ng boxing, basta kay Boktime, Boktime, laging sport time.